Yo, yo, yo! What's up, mga katropa peeps? Welcome back po sa aking YouTube channel. This is Gio Shan. At sa mga bago pa po sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe! Subscribe, subscribe my channel! At i-click ang bell para maging always kayong updated sa aking mga videos. So habang mag-isa po ako ngayon sa bahay at wala po ang aking madam, gusto ko lang ikwento sa inyo kung bakit ngayon lang po ako ulit nakagawa ng ganitong vlog. Kasi medyo busy lang po these past few days. Basta mga confidential matters. Sa akin na lang. So ngayon, ewan ko ba't ko naisip to, pero naisip ko talaga siya. Kasi kailangan kong gawin. Kaya habang gagawin ko po itong video ito, isa-share ko na rin po sa inyo kung paano mag-shine ng combat boots si Gio. In four ways. Four ways, four easy steps kung paano mag-shine ng inyong combat boots. Although guys, hindi naman lahat ng mga karepa-pips natin dyan eh nag-shine talaga ng combat boots. Kasi hindi naman pare-parehas yung mga nature of work natin. So, etong video ng ito ay mga karepa-pips, ito po ang kakailanganin po nating mga materials para ma-start po natin ang pag-shine ng combat boots. So guys, I'll show you what you need. So ayan guys, para simulan po natin ma-i-apply ang kiwi sa ating combat boots, at para kumintab po before po natin gawin yun, syempre lilinisan po muna natin siya gamit ang brush. So yan, tatanggalin po muna natin yung mga dumi, yung mga putik o lupa na dumating po sa ating combat boots. So ganito na po yung gagawin ang first step para mag-shine ng combat. So yan, nalinis na po natin gamit ang brush. So, the second step po is this one. Kiwi. Then, I need this kiwi. So, i-apply po natin siya sa ating combat boots gamit po ang ating finger para mas mag-absorb po ng leather yung kiwi at para mas mag-stick po siya. Kasi later on, I will ipapakita ko po sa inyo kung paano gawin. Okay, so let's apply the kiwi. Dito naman po. Kuha lang po kayo ng kiwi, gamit ang inyong kiwi, and then apply nyo lang po sa inyong combat boots. Like this. At syempre, huwag nyo pong tipirin. Okay lang po yan na daminan nyo po yung pag-apply para mas makapal at mas tumintag po siya. So, anyways. At para naman po dito sa may pakong or yung ibang tawag dito, gagamitin nyo po ay yung brush. Para at the same time, ma-cover up nyo po yung mga dumi na lumikit sa soil nyo. Basta, ito naman. Oh, no! Yan. Hindi po matikirin yung paglagay para maganda po tingnan, para malinis, para mablocking po talaga yung mga gumi-gumi na malipabok na binirik po. Yan. So,
Ayan, pag napainan na po siya. So, okay na po siya. So, iwan lang po natin siya na, depende na po sa inyo ilang minuto ang gusto nyo, parang ibabad muna yung kiwi sa inyong combat meals. Sa inyo po yan. Kasi kung mas matagal po, mas maganda po kasi. Pag mas matagal yung pagbabad nyo yung kiwi sa inyong combat meals. So, ayun guys, ganun din yung process na gagawin natin dito. So, dito na po. Ipapakita ko sa inyo. A few moments later. Wow! 1 eternity later. Yeah. Yung natapos na nga po ang ating tutorial video for today. First vlog ko na tutorial. So yan guys, sana po ay may natutunan po kayo sa aking video. This is Gio Shen, signing off.